kami iyong pangaralan upang kami matutuhan ang salita bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tapat ba ang ating pagsunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno? Kung susundan po ninyo yung ating mga pagbasa simula pa nung linggong nakaraan, no? Simula pa Lunes, yung tema po ng lahat ng ito ay pagpapakilala ng ating poong Jesus Nazareno. Hindi lamang sa mga nakakausap niya, hindi lamang sa mga sumunod sa kanya. Pero higit sa lahat, bilang tayong nakapakikinig sa mabuting balita, isang nagdadala ito ng isang hamon din. Nakakilala natin ang ating pong Jesus Nazareno. Pinakikilala ang sarili bilang ipinadalang bugtong na anak ng Ama. Ipinakilala ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ito ay hindi isang kaharian dito sa lupa lamang kung saan nag-uumapaw ang yaman, nag-uumapaw ang kasiyahan, pero isang kaharian na kung saan tumutungo sa mga mahihirap, tumutungo una sa mga may sakit, tinitipon ang bayan ng Diyos at inihahanda ito sa tunay na pagiging tao na siya rin namang paghahanda sa buhay na walang hanggan. At sa mga nakaraang araw, pinakita sa atin na ang maaaring sumunod sa Kanya ay hindi ang mga magagaling, hindi lamang ang mga itinuturing ang sariling matatalino't banal, pero yung mga kayang sumunod at maging tapat sa Kanya. At sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo noon na darating ang Mesiyas bilang isang hari na magpapalaya sa isang iglap sa bayan ng Israel at itatatag ang kaharian, baliw nga naman talaga ang isang simpleng karpintero mula sa hindi sikat na bayan ng Nazaret para sabihing naririto na ang kaharian ng Diyos. Anong kalukohan ito? E di sana masarap na ang buhay natin isa o dalawang araw nang makita natin siya. Pero itong siraulong karpinterong ito na sinasabi may mga milagro raw, na sinasabi na ang tunay na kaharian ay sinisimulan sa pagsunod sa Kanya at pangangaral at pagpapagaling, para yatang walang saysay ang sinasabi niya.
Pero tandaan po natin, hindi ito nauunawaan kung walang pananampalataya. Kung tatanungin, marami din po sa atin, siguro ganito ang hinaing sa ating mahal na poon. Nakakailang simba na ako. Pero bakit yung sakit sa pangangatawan ko hindi pa rin nawawala? Bakit hindi pa ako yumayaman? Bakit yung mga problema ko hindi pa nawawala? Baka kailangan ng isang pag-iiba ng pananaw. Baka hindi dapat tignan ng ating poon bilang tagapagsagot lang ng ating mga panalangin. Baka mas nakikita ng mahal na pong Jesus Nazareno yung kailangan natin. Baka mas nakikita niya kung ano yung dapat din nating gawin. Baka mas nakikita niya na may iba pa tayong mga dapat ding ipagpanalangin. Baka may tinutugunan din siyang ibang bagay. At kailangan lang yung katapatan. Kailangan lang yung paniniwala sa Kanya. Yung kailangan lang yung patuloy din na pagsusumikap sa kung ano yung hinihingi din niya sa atin. Para makita, ayon nga sa unang pagbasa ngayon, yung pagiging tunay na kabanal-banalan ng ating pong Jesus Nazareno, naririyan ng tiwala ang pagsusumikap. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya ng pananampalataya. Ang biyaya din ng pasensya. Ang biyaya ng pagpapalawak ng isip. Na kung saan makikita natin ang ating paniniwala sa ating mahal na poon bilang hindi isang kahibangan. Subalit may saysay at may kahulugan. Ganito ang nakita ni Santa Agnes. Kaya buong puso niyang inialay ang buhay. Kahit alam niyang walang makukuhang kasikatan o pagkakakilala sa Kanya. Pero yung pagsunod sa Panginoon at yung pagkapit sa pangako niya ay sapat na. Naway sa atin din ay maging sapat ang mga pangako na binitawan, ang mga biyayang ipinagkaloob ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Santa Agnes, ipanalangin mo po kami.